Hey, magandang umaga sa ating lahat. Ano, batiin mo muna katabi mo, Merry Christmas. Pasko na. This is the first Sunday of the month. I encourage everyone na maglagay kayo ng inyong mga parol, no? Ng inyong mga design-design sa bahay para ma-impluensyahan natin yung tao na ang presensya ng Pasko ay tuloy pa rin, di ba? Sa kabila ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin ang ating Pasko. So, iparamdam natin hindi lamang sa araw mismo ng Pasko, kundi siyempre tayong mga Kristiyano ay lagi nating sinasariwa yung araw na niligtas tayo ng Panginoon. At ayun nga, ini-encourage ko kayo, maglagay kayo para mga Christmas lights. Napansin natin ngayon, medyo kokonti na lang, no? Medyo siguro mga tao nananawa na. Pero iba yung pakiramdam pag nakikita mo na eh. Parang naaalala mo uli yung kaligayahan nung ikaw bata pa. Ayun talaga yung feeling na nararamdaman natin eh. Na naglalakad sa kalsada, nangangaruling. Pero salamat sa Panginoon. Ngayon ay nalaman na natin ang tunay na dahilan ng Pasko. Amen? Yan ay ating ang Panginoon. Hindi yan yung handaan, hindi yung dahil wala tayong perang maibibigay o aginaldo. Pero ang mahalaga ay ang dahilan o mismong reason bakit kailangan ipanganak magkatawang tao ang isang Diyos. Medyo nakakilabot yon kung talagang iisipin natin na ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay ay isilang sa pamamagitan ng isang birhen na babae at pinanganak sa isang sabsaban. So, kaya encourage ko kayo na ano natin yun, i-push natin sa ating mga tahanan. Maganda rin yung para kapag tayo ay nagmumuni-muni, napapangiti tayo, wow, Pasko na. No? So, sige, tayo na muna tayong lahat at mananalangin din tayo. Sa aming Diyos na nagbigay ng isang malamig na simoy ng hangin ngayong umaga, kasama ng iyong kapayapaan, kagalakan at kapangyarihan sa iyong kaharian dito sa lugar na ito, iyong katwiran ang siyang maghari, iyong mga salita ang maipamuhay at magmanifest sa aming puso at isipan. Kailangan ka namin, banal na Espiritu, hindi kami mabubuhay kung wala ka sa amin. Hindi mo kami paungunahan, kaya kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Nais naming marinig kung ano yung pangangailangan namin, kung ano yung nais mong sabihin sa bawat individual na tao at bilang sa amin isang pamilya na nagtitipon-tipon ngayon sa iyong harap para paglingkuran ka. Salamat po sa kapahingahan na nararanasan na namin sa araw ng Linggo na ito, yung isipin na makakalapit kami sa iyo at malaya kami na awitan ka at manalangin at humingi sa iyo at magpasalamat. Nagbibigay sa amin ang kapayapaan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay iniibig at iniisip kami. Salamat po dahil sa umagang ito, walang anumang bagay ang mangyayari nang hindi mo pahihintulutan sapagkat sinabi mo sa iyong salita bilang mo ni hibla ng aming mga buhok, walang babagsak na hibla ng aming mga buhok na hindi mo alam at ikaw Panginoon ang siyang patuloy na maranasan ng iyong mga anak dito sa lugar na ito, maging sa mga kapatid namin nakikinig online. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Kung meron mang sa amin ngayon na nagpunta sa lugar na ito at nahihirapan na lubusang magtiwala dahil sa aming pagkakamali na nag-aalis ng aming kapayapaan sa paglapit sa iyo, sinasamahan po namin at sama-sama kaming nagpapakumbaba tumihingi ng tawad sa iyo. Nikilala namin ang aming mga kahinaan, ang aming kasalanan at pagkakamali, mga sinadya at hindi nababatid, mga itinatago at mga lantad, mga pagmamalaki, pagmamalabis at pagkukulang namin. Inaamin namin sa umagang ito kami nabubuhay lamang sa iyong grasya. Iyong kapangyarihan, Panginoon, ang aming marinig sa gayon ay magbunga ito at magkaroon ng bagong pamumuhay sa aming buhay pananampalataya bilang mga anak mo dito sa mundo. Sa iyo ang kadakilaan, sa pangalan Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Amen. Upo na tayo lahat.
So binabati ko pala yung mga kayong lahat na nakatanggap ng token of appreciation. So maraming salamat po talaga sa inyong mga ikapo. Dati ay hindi natin ito ginagawa o masyadong ini-emphasize, pero dahil nga napapansin, hindi lang naman ng pastor, kundi napapansin na rin natin bilang isang pamilya na talaga namang nagiging responsible tayo unti-unti, di ba? Sa ating pinagkatiwalang simbahan ng Panginoon. So ingat, subukan mo tignan ang ating simbahan. May improvements ba? Siyempre naman, napakaganda, di ba? Mula sa mga kurtina, mula sa mga ilaw, mula sa digital team, di ba? Mula sa mga taga-awit, sa lahat ng ginagamit, mga manggagawa, kabataan at matanda, hanggang sa mga leader. At ngayon ay meron tayong dalawang pastor ng simbahan, di ba? Talaga namang nakikita natin na buntis na ang ating simbahan at malapit ng manganak ng isang simbahan, no? So ipagpatuloy natin yan, ay naman talaga ang ating mission dito sa mundo, ang hindi lamang magsiksikan dito sa simbahan at magsisisigaw, kundi ipagsigawan ang mabuting balita maging sa ibang lugar. At natutuwa din ako malaman na marami sa inyo na hindi lang handang ibigay ang ikapo o ang inyong mga offering, love gift, pledges, kundi handang ibigay din ang lahat sa Panginoon. So may mga hindi man kayo nagsasabi ng direkta, pero nakikita ko sa inyong mga buhay na talagang maraming all out na talaga dito sa ating simbahan. Talagang pumapasok na sa kaisipan nila yung mapako sa krus. Dati, ayun ang dahilan kung bakit ayaw natin sa Panginoon yung mga yung pagpasan ng krus ng Panginoong Jesus. Pero ang gusto kong tignan sa ngayon ay yung ating willingness sa pagsunod. Alam ko hindi naman tayo perfecto lahat. Amen? Talaga naman, kahit di naman ako, hindi rin naman perfecto. Maging sa pag-uusapan natin ngayon, hindi rin ako perfecto sa bagay na ito. At nakakalungkot na bagay, pero hindi dahilan yon para takbuhan natin ang katotohanan. Amen? Dapat harapin natin ang katotohanan na may parte ng ating buhay pananampalataya na kailangan nating harapin at tanggapin ang katotohanan dahil ang katotohanan nang siya magpapalaya sa atin. Kaya sa umagang ito, again, salamat po at ini-encourage ko kayo na patuloy niyong gawin yan. Yung ilan sa atin ay nagsisimula pa lang, hindi man ganun ka-consistent, pero nakita ng Panginoon ang inyong effort at siyang bahalang gawing tapat pa tayo sa ating pagtatapat sa Kanya. Okay? At ang ating pag-usapan ay isa sa mga, hindi pa ako pastor, dati ay nasa dating simbahan pa kami nila Brother Renz, Brother Willie at Ivana. Ito ay ang topic na ayokong naririnig. Baka ayaw nyo ring marinig to ngayon. So, okay lang yun. Sa ayaw at sa gusto ay maririnig natin ngayong umaga ito. At, pero nung habang tumagal ay nung naranasan ko ang kaluwalhatian ng Panginoon ay paborito ko na to. Bago pa ako magpastor, naging paborito ko na to. Na itatopic ko na to. Dahil naranasan ko yung kapangyarihan o yung naibibigay nito sa aking buhay. Ano kaya to? Sa tingin ko, alam niyo na to eh, no? Yung ating pag-usapan. Sige na nga, labasan natin yung ating topic ngayong umaga. Ito po ay ang ating pagtatapat sa katapatan ng Diyos. The 5 W's and how of biblical tithing. Pwede ba palakbakan natin ng Diyos sa mensahe niya ngayong umaga? Maraming Kristiyanong ayaw sumunod sa Panginoon dahil ang Diyos nila ay ang kanilang salapi. At ang sabi ng Panginoon, you cannot serve 2 masters. Ano yung isang master na binabanggit doon ng Panginoon? Salapi at ang Diyos. Biruin mo, no? Ang ating Panginoong Jesus, siya mismo nagsabi na sa puso ng isang tao, ang kalebel ko sa puso niya. Ang kalebel, totoo nga naman. Kaya ayoko sumunod din sa Panginoon kasi may katapat siyang malupit. At yun ay ang salapi. Kaya marami ding mga tayo naiinis tayo sa ito naman talaga, ito naman totoo.
Iglesia ni Cristo, kasi sabi nga natin yung tithes, di ba, sinisingil, pinupuntahan. Pero realidad, tayo mga anak ng Diyos ay nag-iika po din naman. Nagta-tithes din naman. Kaso, anong pinagkaiba natin sa kanila? Hindi kami naniningil. Hindi rin kami namimilit. At hindi rin naman kami nagpupunta sa mga bahay at ito na yung tithes. Parang mali ang computation ng yung ika po. So, hindi po namin ginagawa yon sa ating simbahan dahil ang nais namin na pagsunod ninyo sa pagbibigay, pagtatapat o pag-iika po sa Panginoon ay ang pagtatapat ng bukal sa inyong mga kaloob. Kaya nga tapat, di ba? Ginagawa natin ng tapat. Pag sinabing tapat, yung may katotohanan, yung nananalaytay talaga sa ating mga buhay na nais talaga nating ibigay ito. Ano bang dahilan? Bakit natin ibinibigay ito? Para lang ba manatili sa samahan? Di ba? Kasi yung ganong relihiyon ay organisasyon, so parang may tax ka. Kapag bibili ng kondo, bibili sa kapatiran. Kaya malakas ang organisasyon na ganyan. So, ganon ang strategy. Pero sa atin, hindi natin ginagawa yon. Ang ating, ang simbahan talaga, o ang pagmiministeryo sa simbahan ay hindi para kung ano ang ma-benefit natin sa isa't isa. Kundi kung paano natin una mapaglingkuran ng Panginoon at mapaglingkuran ng bawat isa. Kaya nga medyo nakakalungkot lang kahit sa mga born again churches, sumisikat na yung mga celebrity pastor, di ba? Na yung mga pastor na ito ay may mga ilang pastor na nai-inspire magpastor dahil nga may kaakibat ito na pagiging celebrity. Parang kung ikaw ay magiging pastor ay makikilala ka, igagalang ka. At may mga benepisyo ang pagpapastor. Pero ang tunay na paglilingkod o pag-aalay ng buhay ng isang lingkod ng Panginoon ay ang pagbibigay ng kanyang oras, panahon, at buhay para sa mga tupa ng Panginoon. Kaya nga dito sa ating simbahan, hindi man ganun ka, hindi natin masyadong kinocorporate yung ating simbahan. Ang nais natin ang simbahan, yung maramdaman na may pamilya ka, na kasama sa pagpatuloy mo sa pananampalataya. Kaya nga, di ba, mapapansin nyo, simbahan pa nga natin, walang kandado. Anytime, pwede kang pumasok. Di ba, sa ibang simbahan, di ba pwedeng gawin yan. So, may mga kabataan tayo, pupunta dito, nakakahanap sila ng mga kaibigan. Anytime, pag malungkot sila, may mga kuya at ate sila na nagpapayo sa kanila. Nagbibigay paalala. At hindi natin kinukonsinte, di ba, ang ating mga pagkakamali. Bagkos ay pinapalakas at pinapaalalahanan natin ang bawat isa. Pag may mga, sabi nga nung isang kwento sa Facebook, yung kwento daw ng isang pastor, sabi niya, alam mo, ikaw ay naglingkod sa Panginoon hindi para makilala sa komunidad o para igalang at magkaroon ng pangalan. Ikaw ay tinawag para kapag merong isang kabataan na walang ama at gustong magpintura ng kanyang bahay ay sasamahan mo siya. Ikaw ang magmimistulang ama para sa kanya, magmimistulang pastol ka sa isang tupa. Kaya papansin nyo sa bawat isa, minsan sa atin alam natin istorya ng bawat isa, no? Compare sa mga, di ko naman sinabing mali o pangit. Pero ang kinaganda kasi kapag ikaw ay nakabilang sa isang community or pamilya ng Panginoon, ay nalalaman nila yung iyong buhay, di ba? At naaalalayan kanila, nabibigyan paalala sa mga bagay na iyong ginagawa. Kaya we are blessed, tignan mo yung katabi, yan, responsable sa iyong mga yan. Kapag ikaw ay nalulungkot, pwede mo yung puntahan, pwede mong hingan ng payo. Dapat alam mo man lang ang pangalan niya at saan siya nakatira at friend mo siya sa FB. Para anytime ay pwede mong utangan. De, wag naman tayo mag-utangan dito. Diba? Anytime ay pwede niyong lapitan. Pwede niyong tawagi na kapatid, pwede mo ba akong ipag-pray? Diba? At sana ay patuloy nating ipagpatuloy natin yung nakagawian ng mga unang mananampalataya noon. Na ang church ay hindi isang building. Hindi ito para magtayo ka ng isang malaking kongregasyon tapos para maraming tao kang nasasakupan. Hindi. Ito ay isang komunidad ng Panginoon na nagmamahalan, nagtutulungan, diba? Nagbibigayan. Kaya nga, diba,
Itong church natin ngayon ay hindi na lang simbahan. Actually, this is a house of prayer and worship. Ito naman talaga, priority, ginagamit natin ito para pag tuwing Linggo, magsasama-sama tayo dito para umawit, sumamba, manalangin sa Panginoon. Pero sa ibang araw, ang simbahan po natin ay opisina na rin. naging ano na rin, opisina ng mga gusto magtrabaho na walang sariling computer, so kailangan mag-work from home. So binibigay ng church yung kanilang, kung ano maibibigay ng simbahan sa kanila. So minsan pa nga may instant trainer pa, di ba? Si Genesis, tinitrain yung mga ano, para magkaroon ka ng trabaho, sige, tulungan kita. Ganito yung sasabihin mo sa interview. Tapos, di ba? Bibigyan ka namin ng internet, ng computer. So, ayan ang role ng ating simbahan. At dahil nga doon, dapat alagaan natin, di ba? Dapat naman ay nararapat i-maintain natin dahil hindi naman pwedeng labas ang labas yung... Kasi mauubos, di ba? Halimbawa, si Jonah, last week, nagsabi sa akin, Tay, wala tayong pambayad ng, ano, ng kuryente na naman. Pero meron, nakatago lang. So, salamat sa Panginoon, sa ating church. At ayun yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Ito po ay, sabi ko nga, maraming ayaw sumunod sa Panginoon dahil ang kanilang Panginoon ay ang kanilang salapi, ang kanilang pera. At ganun din ako nagsisimula sa Panginoon. Ayoko rin tumugon sa aking pagkatawag bilang pastor kasi alam ko hindi naman ako kikita ng pera dito. Hindi rin naman ako yayaman. So, although maraming pastor ang pinagpala ng Panginoon, pero kung ang motibo ko ay para yumaman at makilala, ay wag na ako magpastor, magartista na lang. Mukha bang artista? Mukha hindi rin magtatagumpay. Kaya wag na lang, di ba? Magtrabaho na lang ako. Pero salamat sa Diyos, hindi siya tumitingin sa kung ano yung estado ng puso mo ngayon. Ang tinitignan niya kung ano yung magiging estado ng puso mo sa hinaharap. Kaya huwag kang matakot ngayon. Kung may mga iniisip ka na ayoko muna sumunod sa Panginoon kasi masama akong tao. Marami akong nagawang pagkakamali. Hindi yun ang titignan ng Panginoon. Ang titignan niya yung ngayong araw. Gusto mo bang sumunod sa akin? At bawat sandali, bawat araw ng iyong buhay, siyang bahalang magbago sa atin. Hindi tayo ang magbabago sa ating mga sarili. Kaya nga ako, tagal ko ng Christian, di pa rin ako nagbibigay ng maayos sa Panginoon eh. Ayoko, Panginoon. Pero nagtiyaga sa akin ang Panginoon, di ba? Yung pala, ang kapal ng mukha ko, pastor pala ako. Ayoko magbigay sa Panginoon. Yung pala, may calling ka na pastor. So, kaya kapatid, lahat tayo ay dumaraan sa gantong matinding pagsubok. Alam nyo ba ang ugat ng lahat ng kasalanan? Sabi sa Bible, pambababae ba ito? Alak ba ito? Sigarilyo, bisyo ba ito? Ano ang ugat? Sabi, narinig ko na, pagmamahal sa salapi. Hindi masama yung pera, mabuting bagay ito. Let the money be your slave, not your master. Ang salapi ay mabuting slave but a bad master. Dahil kapag ito ang iyong naging master, aalipinin ka nito, isang araw di mo na nababatid, ay nakokontrol ka na nito hanggang sirain ng lahat ng magandang bagay na itinakda sa iyo ng Panginoon. Panalangin ko ngayong umaga, kung meron man ilan sa atin nag-i-struggle sa pagmamahal sa pananalapi ngayong umaga, ay magkaroon ng isang malaking maso spiritually at basagin ito ng Panginoon upang hindi na lang tayo maging mayaman, hindi lang tayo maging mapera, kundi maging mayaman tayo. Iba ang mayaman sa mapera. Alam mo pinakaiba ng mayaman sa mapera? Kapag ikaw ay mapera lang pero hindi ka mayaman, marami kang pera pero kontrolado ka ng iyong pera. Ang bawat iniisip mo, pagkagising sa umaga, paano ako kikita ng pera, paano ako mandadaya, paano ko gagawin ito para lumaki pa ang aking ari-arian. Pero kapag ikaw ay mayaman, nakakatulog ka minsan kahit na ikaw ay may struggle sa pera. Pastor, kala ko ba simbahan ito, bakit ito ang ating pinag-uusapan? Kasi mga kapatid, ang ating pagbibigay sa Panginoon ay isang paraan ng ating pagsamba sa Kanya. At tinuturo niya sa atin ito dahil mahal niya tayo at ayaw niya tayong maging alipin ito. Dahil ang sabi ng Panginoon sa atin, ang ugat ng kasalanan ay pagmamahal sa pera o sa
sa lapit. Kaya panalangin natin sa ating mga buhay, tanungin natin yung ating puso. Sino ba ang mas mahalaga? Who is the master of myself? Is it God or is it money? Kaya nga, minsan ay maraming pamilya ang nasira dahil sa pera. Maraming, maging ang ating, mga nasa paligid natin. Yung magandang disenyo ng gobyerno ng Panginoon nasira dahil nga maraming tao ang nais ng pera at sakim sa pera. Pero kapatid, tandaan mo, kapag ikaw anak ka ng Diyos, mayaman ka. Hindi ko man sinabing milyonaryong mapera ka, but dapat maging mayaman ka. Paano yung sinasabing mayaman? Di ba merong mga tao, ang dami-dami ng pera, pero hindi pa rin makatulog dahil may problema sa pera. Problema samantalang iba dyan, sarap-sarap ng tulog, walang pera. Mga Kristiyano, umiiyak pa, salamat Panginoon, pinagpala mo ako. Bakit anak, magkano ba yung nasa pitaka mo ngayon? 20 pesos po, Lord, but you are good. Salamat po, Panginoon. Baka kasi mayaman ka, hindi ka nadidiktahan yung kaligayahan mo ng pera. Gusto niyo ba maging malaya? Okay, papalayain tayo ngayong umaga ng Panginoon. Na-tsempo ka. Ito hindi nagkataon. Ito'y tinakda ng Panginoon sa iyo ang araw na ito. This is the day that the Lord has made for us. Dahil alam niya na tayo mga anak niya ay nangangailangan ng tamang pangangalaga ng ating buhay. At ang pinakamadali para maayos ang ating buhay ay ang external things. Gusto mo ba ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Amen. Kung gusto mo ibigay ang iyong kamay sa Panginoon, mas madaling ibigay ang hindi parte ng iyong katawan. Ano mas madaling ibigay? Etong kamay ko o yung pitaka ko, ibibigay ko na lang? Puputulin ko yung kamay ko, ibibigay ko ng buong buo sa Panginoon, o ito na lang, hindi naman parte ng katawan ko? Ito na lang, mas madaling ibigay ito. Wallet lang yan eh. External lang yan. Ibig sabihin, kapatid, ito yung realidad ng ating buhay na kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon, hindi hinihingi ng Panginoon ang pera mo. Ang gusto niyang hingin sa'yo, yung buhay mo. Ang nais niya, yung puso natin, yung ating isip. Kaso nga lang, dahil nga, ito na ang nagiging buhay natin, nakokontrol, hindi na natin nagagawang ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Siguro may ilan sa atin inaantok, no? Ngayong umaga. Pero pag nakakita kaya nito, antokin ka. Oh, di ba? Nagising ka? Namimiss mo na ba, Torrens? So, kapatid, the illustration lang yun. Di ba? Bakit ganun? Pag salita ng Diyos, medyo inaantok. Pag nakakita ng three faces, medyo nang... May parang may pag-ip ata si Pastor ngayong umaga. So, isang ano na yan, no? Isang medyo check-check natin yung ating mga puso. Di ba? Di ba dapat kapag pupunta tayo ng simbahan, masiglang-masigla tayo at nakikinig ng salita ng Panginoon. Diba? Sige, pag-usapan na natin. Ito ay topical. Hindi tayo magpo-focus sa isang chapter o book ng libro. Ibig sabihin ng topical, kukuha tayo ng iba't ibang verses, pero hindi magkakalayo ng mensahe. So, basahin natin sa Malakay 3:10 sa ang salita ng Diyos. Pero ngayon, hinahamon ko kayo. Nasubukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin nyo ng buo ang inyong ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ng sobra-sobrang pagpapala. Sa ibang version, sabi ng Panginoon, bubuksan ko ang pintuan at bintana ng kalangitan. Sino kaya sa inyo, kapag ginawan ko ng mabuti, papapasukin niyo ako sa bahay, bubuksan yung pinto, Pastor, pasok ka nga dito. O kaya naman si Jilan, pag may ginawang mabuti sa inyo, pasok ka nga dito, Jilan, dito ka matulog, bubuksan ko yung pintuan sa iyo. Lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay sa iyo, Jilan. Kainin mo lahat ng nasa refrigerator. Buksan mo yung TV, buksan mo yung aircon, bubuksan ko sa iyo ang pintuan at bintana. Pumasok ka, Jilan, sa iyo lahat ng ari-arian na yan. Ganon kagalante ang ating Panginoon. Diba? Kapag tayo sumunod sa Panginoon, madalas ang ating pagtatapat, tinatapatan pa ng Panginoon yung higit sa pagtatapat natin
sa Kanya. Ang ating gawain tuwing umaga, lagi kong paalala, ito ay para sa mga naghahangad ng mas lalim na paglilingkod sa Panginoon. Kaya may nanonood man online na mga bago, ang mas maganda umating kayo ng mga gawain natin tuwing 5 p.m. Kasi itong mga to, di natin pinag-uusapan tuwing hapon to eh. Actually, minsan nga nakakalimutan nating magbigay pag gabi. Kasi nga, we don't encourage yung mga nagsisimulang pa lang sa Panginoon na kasi talagang nakakatisod. Kung sa nakakatisod, di ba? Maging sa ating mundo ngayon, ang tingin nila sa simbahan ay pera-pera. Kinukuha lang pera ninyo ng simbahan. This is a church is an established building or organization where people get your money. Sabi ng mga hindi naniniwala at walang takot sa Diyos. Pero hindi nila alam, sa buong mundo, ang number one na gumagawa ng charity ay ang mga taong Kristiyano. Yung taong laging tumutulong, mga nasa foundation, nagbibigay ng kawang gawa sa mga mahihirap, sila ba na nagsasabi o nagbibintang sa atin na, pera-pera lang yan. Hindi, kapatid. Ano yan? Documented yan. Research yan ng Amerika. Na sa buong mundo, ang talagang tumutulong sa mga mahihirap at aba ay ang mga taong may takot sa Panginoong Jesus. Dati, nung panahon ng Romans, wala pang mga relihiyon na katulad ng mga nakasanayan natin. Kapag mahirap ka o aba ka, wala ka ng pag-asa kasi wala nang tutulong sa iyo. Halimbawa, pinanganak ka na bulag. Pagtatawanan ka na lang. Namatay iyong asawa, tapos wala ka nang makakasama sa buhay. Wala ka ng pag-asa kasi wala nang tutulong sa iyo. Battle of the fittest ang labanan noon. Kung sino mahirap, sino ang mayaman. Pero simula nung nagpakilala ang Panginoong Jesus, itinuro niya sa atin na ang mga malalakas o may kapangyarihan ay dapat tumulong sa mga mahihirap. Pero nung wala pa ang Panginoong Jesus noon, kung sino ang makapangyarihan ay asal hayop. Diba? Parang survival of the fittest nga. Kung sino malakas, siya ang magsusurvive. Ayun ang takbuhan ng mundo noon nung hindi pa nagpapakilala ang tunay na pag-ibig. Kaya ngayon, meron tayong mga kawang gawa. Meron tayong mga pagtutulungan, pagbabayanihan, dahil ito ay tinuro sa atin ng Panginoon. At ang ating mga pagbibigay sa ating Diyos ay hindi naman talaga yan napupunta sa iisang tao or sabi nga nila, kapag si pastor ay, napansin nyo ba may bago akong tablet? Galing ba to sa inyo? Hindi. Nagtrabaho ako to. Pero syempre, salamat din sa inyo. Yung may ilang bagay na nagbibigay sa inyo para ako ay makakain. Syempre naman, full-time ako eh. Tinawag ako ng Panginoon para alagaan ang ating simbahan. Pero, kung ano lang kapatid ha, total, kilala nyo naman ako, magkakakilala tayo dito. Sa totoo lang, yung natatanggap ko talaga dito, nauubos dito sa simbahan din naman. At hindi ko pinagmamalaki, wala akong pinagmamalaki na nagagawa ko. Pero ayun yung reality. Hindi talaga, ang church, hindi talaga eh. Hindi nila kinukuha para lang, para makinabang sila sa inyo. Pero ang totoo, kayo talaga ang nakikinabang sa inyong mga ibinibigay. Sa tingin nyo ba, yung mga kabataan dito ay nagiging masunurin sa bahay ninyo dahil lamang sa paggabay ng mga magulang? Sa tingin mo, Ate Oni, si Ruth, ay isang, alam natin si Ate Ruth ay isang mabuting anak, masipag, di ba? Matalino, di ba? Maganda, lahat na ng pagpuri. Pero dahil kasama niya yung mga kapatid niya sa pananampalataya, meron siyang church na laging nagpapaalala sa kanya. Masumunod ka sa iyong mga magulang, maghugas ka ng pinggan. Yung mga paalala na igalang mo iyong mga magulang, pagtanda ng iyong mga magulang, mahalin mo sila, alagaan mo, huwag mong iiwan. Lahat ng mga bagay na mabuting nangyayari sa atin, may bahagi yan ng ating simbahan na kinabibilangan. So sabi dito kapatid, balik tayo sa verse na ito, hinahamon daw tayo ng Panginoon. Bihirang maghamon ang Panginoon. Parang nakaka-challenge, no?
Ang lalaki, pag hinamon niya, ano, suntukan tayo. Ha? Wala ba ka ba? Saan, ano yung pride natin, no? Sige, ano, tara. Ano? Dito, ang Panginoon hindi naghahamon ng suntukan. Ang Panginoon, hinahamon niya tayo, magtiwala tayo sa Kanya sa pagbibigay, sa pagtulong sa ating kapwa, sa paggawa ng mabuti, hinahamon ko kayo. Pero dito, specifically, sinasabi niya, ibigay niyo inyo ikapo kung hindi ko buksan ang pintuan at bintana ng kalangitan. Dito naman sa verse na ito, kung hindi, padalhan ko kayo ng ulan. Sino dito kayang saluhin ang ulan? Wala. Wala pa ako nakitang malaking batya na kayang saluhin ang ulan. Maging minsan ang mga dam, di ba, na ang purpose ay saluhin ang mga tubig ng natural resources, ay minsan nag-uumapaw kasi hindi nila kayang i-consume yung naibibigay ng ulan. Kapatid, pagpapala sa Panginoon na nag-uumapaw sa mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Gusto mo ba ng ganoon? Parang hindi mo na alam saan ko na ilalagay, Lord. Ang dami ko ng blessing, ibibigay ko na nga lang dito sa kapatid ko na ito. Bibigay ko sa mga matatanda, mga may hirap. Ang dami kong blessing, Lord. Pero paano mo ba tinitingnan ang blessing mo, no, kapatid? Hindi lang naman yan about sa pera. Sabi ko nga sa inyo, nung nag-uumpisa tayo, ang nais ng Diyos sa atin ay ang ating mga buhay. Pero dahil nga, naharangan tayo ng ugat ng kasalanan, which is ang pagmamahal sa salapi, hindi na natin maibigay yung ating buhay sa Panginoon. Reality yun. Pag sinabing tithes, yun ay ang iyong bahagi. Sige, next verse. Dito natin may kita talaga. Hindi yan. Yun tithes, what is tithes? Yan. Tithes. What is tithes? A way of worship to God where one's person, tenth portion of his or her possession is given to honor God as their king and priest. Medyo mahirap tanggapin. Pero hindi ako yung nagsasabi na ito ang Panginoon. Napapaisip tayo, lalo na kung medyo malaki-laki ang ating income. Di ba? Pero kung maliit-liit ang... Pero minsan kahit maliit income mo, mapapaisip ka rin eh. Pero sabi dito, it's a way of worship. Nung Old Testament, mga kapatid, para sambahin ang Panginoon, hindi yung katulad nating umaawit lang sila ng malakas. Ang paraan talaga ng pagsamba nila sa Panginoon ay ang pagbibigay. Burnt offering. Nagsusunog sila ng mga hayop para kilalanin ang Diyos ang nagbigay ng kanilang pangkabuhayan. Halimbawa, binigyan sila ng 100 na tupa sa kanilang pastulan, ang 10 doon ay ibibigay nila sa Panginoon bilang pagkilala, Lord, sa iyo ito, hindi ko ito pagmamay-ari. Kinikilala kita, Panginoon, that you are the one who provides. Halimbawa, ako po ay bumili ng isang pizza na malaki at binigay ko sa inyo. Dapat bibili ako kanina eh, kaso nakalimutan ko eh. Buti makakalimutin ako. Hawayan. Hawayan, yan, request. So, binigay ko sa inyo, at sabi ko, biling ko lang sa inyo ito. O, kain kayo ha, lagyan nyo ng hot sauce, mag-enjoy kayo, magpakabusog kayo. Ito lang ang aking request. Alalahanin nyo ko, iwan nyo lang ako ng isa. Hindi para kainin ko, hindi para lamang maramdaman ko sa inyo na talagang ina-appreciate nyo. Kung, uy, makakayahan naman, no? Binigyan tayo ng pizza, tapos tsaw, walang natira sa kanya. Parang pagkilala sa kabutihan, pagkilala sa binigay sa iyo. Kayo ba, mga magulang, kapag nagluto kayo, sabi mo, mag-iwan ka ng ano sa papa mo, ha? Kasi uuwi yun, gutom. Pag umuwi yung tatay, gutom. Eh, inubos na. Wala nang natira. Siyempre, di ba, minsan makakaramdam tayo na parang kinalimutan ata ako ng anak ko. Ako yung nagbigay pang saing. Ako yung nagbigay ng panluto. Tapos ako walang makain. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi ko kailangan ng offering. Ang kailangan ko, obedience nyo. Ang kailangan ko yung pagkilala nyo sa akin, yung naaalala nyo ko.
Kapag may mabuting bagay na nangyayari sa buhay mo, yung magpasalamat ka man lang. Sige, sabihin din na natin sabihin sa pag-iikap po ng pananalapi, sa oras mo, kapatid. Pagkagising mo sa umaga, di ba? Pasalamat sa Panginoon. Salamat po. Gising ako ngayon. Binigyan mo ko ng lakas. Nandito mga anak ko. Humihinga, mga malulusog. At may maayos akong trabaho. Anytime naman, pwede mangyari ang masamang bagay sa atin kahit anong iwas natin, di ba? Pero dahil sa pag-iingat at protection ng Panginoon. Kung ano yung mabuting bagay na nangyayari sa'yo ngayon, may kapayapaan ka, ito'y dahil ang ating Diyos na nag-iingat sa atin. Kung walang Diyos, dalawa lang yan. Kung absent si Lord sa buhay natin, may isang present. Kasi dalawa ang present sa buhay natin eh. Yung isa, kaaway, isa ang ating Panginoon. Sabi eh, sa John 10:10, nandyan ang kaaway para magnakaw, sirain, at mangwasak, patayin tayo. Tatlo ang kanyang misyon. Magnakaw, pumatay, at mangwasak. Pero may isang present sa ating buhay si Jesus to give you life in its fullest. Bigyan ka ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kapatid, lahat ng bagay na mabuti, ganap at kasiyasiya sa iyong buhay, hindi ikaw ang may dahilan yan. Oo, may cooperation ka, mabuti yun. Pero kahit anong gawin natin, kung wala si Lord at nandyan ang kaaway, hindi natin kayang labanan ang kaaway. It will steal us, nanakawan tayo, wawasakin ang ating buhay at papatayin tayo. Pero salamat na lang, laging present ang ating Panginoon. And can we honor Him, no? Every single moment na halimbawa ay ikaw ay muntik na madisgrasya, huwag mo sabihin na ang galing ko talagang kumambyo, napaliko ko yung ano. Kahit anong kambyo mo, kapatid, may isang kaaway dito na mas magaling sa iyo, mas master niya kung paano makipagdigma sa atin. Pero dahil meron din tayong warrior na nag-iingat sa atin, hindi ka nabangga dahil may nag-iingat sa iyo. May nagpaalala sa iyo. Yun ang ating Panginoon. Kaya pag gano'n, mga nangyayari sa atin, magpasalamat tayo. Salamat, Lord, at makikita ko pa ang anak ko mamaya at mahalikan ko. Salamat. Kompleto pa ang aking katawan. Diba, minsan pag tayo ay nagkakasakit, kahit paanong alaga natin sa ating katawan, kung wala ang Diyos na nagpapanatili nito, nagbigay ng ating buhay, wala. It's a way of worship. Isang paraan ito ng pagsamba sa Kanya. Sinasamba natin siya sa paraan ng ating pagbibigay. To God, where one's person, tenth portion of his her possession, given to honor God as their king and priest. Sabi ko nga, sa 100, ang 10 portion mo doon ay 10. Pero sabi ko, hindi ko kayo pinipilit. Huwag niyong gawin kung sa tingin niyo ay hindi kayo naniniwala dyan sa tithes. Ang tithing talaga, sa mga mature, ha, minor lang naman yan. Hindi yan dahilan para hindi ka mapunta sa langit o impyerno, pero makakatulong yan sa buhay pananampalataya mo. So, diretsahin ko kayo sa part na yun. Pero, kapatid, lagi nating iisipin na kapag may ibinigay sa atin ang Panginoon na panuntunan, sundin natin. Kasi siya ang Panginoon, hindi naman tayo ang dapat masunod, kundi siya. Pag sinabing worship, halimbawa, umaawit tayo ng worship song. Ano pinakaiba niya sa praise song sa mga nakakatanda? Kapag ikaw nagpupuri o umaawit ka ng praise song, inaalala mo ang mabuting ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Naalala mo, salamat Panginoon, kaya ang saya-saya ko ngayon. Kaya si Ate Janet, tayo, talon ng talon kanina, naalala niyo yung kabutihan ng Panginoon. But when you worship God, sinasabi mo kung sino siya. Kung gaano siya katapat sa iyo. Kung sino siya ang Diyos. Ano ba siyang Diyos? Mabuti, tapat, makapangyarihan. Now, kapatid, sige, sabihin na nating you don't want to give your 10 portion, eh? That's fine. Hindi naman tayo katulad ng isang relihiyon na pipilitin namin kayo. Sa inyo yan. Pero dapat namin ituro kasi yun yung katotohanan. Bahagi namin bilang tagapagturo, sabihin sa inyo kung ano yung nakasulat. Dahil kung hindi namin sasabihin ito, ibibilang sa amin at mapapahama kayo. Pero maigin ang sabihin ko na lang at ihayaan ko kayo kung susundin ninyo o hindi. Irerespeto namin yan at hindi namin kayo husgahan. Sabi ko nga sa inyo, matagal na akong Kristiyano,
Ilang taon ko rin hindi ginagawa yan, pero ang Diyos nagtiyaga sa akin. At hindi ko inaasahan sa buhay ko, eh, nagawa ko. Hindi dahil sa kakayahan ko, pero sa kakayahan ng Diyos. Pero salamat sa mga nagturo sa akin. Dahil kung hindi ako tinuruan, alipin ako ng pera. Hindi ako mayaman. Mahal ko pa rin ang pera hanggang ngayon. For example, you want to worship God. Halimbawa, ito, halimbawa, walang awitan para alisin natin yung awitan sa pagsamba sa Panginoon. Oh, let's worship the Lord. Pero walang awitan, pero sasambahin mo siya sa pamamagitan ng kung anong meron ka. Halimbawa, meron kang tupa. At wala rin panukala about sa tithing or giving. Paano ibibigay mo sa Panginoon kung may sampu kang tupa? Sasambahin mo siya kung sino siya. Kung walang tithing, ha, walang 10%, paano mo siya sasambahin kung sino siya? May sampukan tupa, ilang bibigay mo sa Panginoon? Sampun tupa. Yung Diyos na nagbibigay ng bawat tibok ng puso mo, ang Diyos na nagbibigay ng hangin sa iyo, maya't maya, di ka makakainga kung wala siya. Nagbibigay sa iyo ng araw, kahapon sa Cavite ay naglalakad ako, hapon, ang lamig ng hangin. Sabi ko, Lord, ang lamig ng hangin. Thank you, magpapasko na. At sabi ko, naalala ko bigla, si Lord ni-ari ng malamig na hangin. Kung sa mall, pumapasok ako, aircon, may bayad yung ginagastosan nila. Paano kaya yung buong mundo? Inaarawan ng Panginoon, hinahanginan ng Panginoon, iniingatan ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. Paano kaya kita mapapasalamatan, Panginoon? De, tanungin mo lang yung sarili, kapatid. Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay, bago kay panganak, may plano siya sa iyo para pagpalain ka. Ang Panginoon nag-iingat sa pamilya mo, kahit wala ka na, alam mo, sigurado ka na may Diyos na magmamahal sa kanila. Kahit sa mga apo mo, minsan may mga matatanda, ayaw pa mamatay kasi nag-aalala sa apo nila. Alam nila, irresponsible kasi yung anak ko eh. Pero kapag meron kang Panginoon, di ka matatakot dahil alam mo may Diyos na magmamahal sa kanila. Kung may sampu kang tupa, ilan ang bibigay mo sa kanya? Lima? Kalahati? Di ba dapat sampu? Dapat ah. Kung talagang grateful tayo sa bawat sandaling binibigay sa atin ng Panginoon, dapat sampu. Kasi anhin mo yung sampung tupa kung patay ka naman. May sampung tupa ka nga, eh lapida ka na. Sa tingin mo kapatid, bibigay ko na lahat sa Panginoon. Kaso kapatid, hindi ganun ang Diyos. Sige nak, isa lang. Sa sampu, isa lang. Alam ko kailangan mo ng siyam, sa'yo yan. Enjoyin mo. Pero kilalanin mo ako sa isa na yun. Hindi dalawa, hindi tatlo. Huwag nang hati, anak. Isa lang. Para maalala mo ko. Kasi kapag nakalimutan mo ko, anak, mapapahamak ka eh. Pag nakalimutan mo may Diyos, umaabuso ka eh. Gumagawa ka ng mga maling bagay at napapahamak ka rin. Kaya anak, isa lang. Yung maalala mo lang ako. Para makapagpasalamat ka sa akin. Kasi kung di ka marunong magpasalamat, anak, mapapahamak ka eh. If you are ungrateful, anak, mapapahamak ka. Kung puro ka reklamo, mapapahamak ka. Kaya gusto ko itang turuan, hindi dahil kailangan ko ng isa, ako ang nagmamay-ari ng lahat na yan. Ng sampung tupa, ng buhay mo, at lahat ng bagay sa mundo, nakikita at hindi ako ang nagmamay-ari niyan. Pero I don't need that. Hindi ko kailangan yan. Ikaw ang gusto ko. Kilalanin mo lang ako dahil mahal kita at ayaw kitang mapahamak. Isa lang sapat na. Pero isa sa atin minsan ay labis na. Lord, ang sakit. Pero okay lang yung kapatid. Ang mahalaga, naririnig natin yung katotohanan at panalangin natin, patuloy tayong palayain ng katotohanan na ito. Minsan, ine-emphasize ko, pinapabuhat ko kay Direk yung ating tight box kasi
Mapapansin mo, kapag tayo ay umaawit sa Panginoon, ay ganadong ganado. Pero kapag magbibigay na sa Panginoon, parang minsan, parang, magkano kaya ibibigay ko sa Panginoon? No, maganda sana siguro, no, kung bago tayo pumunta pa lang simbahan, Lord, yes, ito na ibibigay ko sa iyo. Salamat po sa lahat ng iyong blessing. Minsan, di ba, inuuwi pa nga natin yung sobre, tapos nagpipray tayo, salamat Panginoon, ha? Sino dito nagtrabaho? Tapos, nung pagka-withdraw, Lord, thank you. Hiniwalay na agad. Ah, ginagawa ko rin yun. At ang sarap sa pakiramdam na, minsan hindi. Aminin kita to, oh, lalo na kapag may 13-month bonus ako, Lord. Pero humingi rin ako ng tawad sa Diyos. Ha? Ang kapal naman ang mukha ko, Panginoon, patawarin mo ko. Kinakalimutan agad kita. Napaka-ungrateful ko. Meron bang mga magulang dito na natutuwa kapag hindi nagpapasalamat ang kanilang anak? Siyempre, di ba, ang sarap sa isang magulang ang mag-thank you sa kanyang anak. Kilalanin siya. Pagka-graduate, sasabihin, dahil sa iyo, dad. Dahil sa iyo pa, ma, nay, kaya ako nakagraduate. Masarap marinig yun, no? Ganon din sa Panginoon. Hindi na lang siya isang Diyos, kundi isang Ama. Kaya ang maganda sa ating Diyos, hindi niya lang tayo iniligtas para maging kaibigan, para magkikot sa kanya, tinawag niya tayo mga anak. Hindi mo na siyang tawaging Ama. Sino ka ba para maging anak ng Diyos? Para tawagin mo siyang Ama. Purong tatay si Kuya, uy, di kita anak ha. Itong anak ko, si Raybeline. Pero ikaw, di kita anak. Pero yung tawaging nating Ama ang ating Diyos, ayun ang gusto niya sa kanyang mga anak, kanyang mga niligtas. Palad mo, kapatid, naglikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, tatay mo. Kaya siguro may ilan sa atin, wala nang Ama dito sa mundo, no? Nawalay na, lumisan na. O, meron lang lumaki na wala talagang Ama, pero He is the Father to the fatherless. Meron mang Ama, pero hindi naituring anak ng isang Ama, you have a Father in heaven. May Ama ka, salamat. Ang sabi ng Diyos, kung ang mga Ama dito sa mundo na hindi perpekto, kapag nanghingi ang kanilang anak ng tinapay, ahas ba ang ibibigay? Hindi. Diba tinapay ang ibibigay? Paano pa yung amo mo sa langit? Kapag nanghingi ka sa kanya, nanghingi ka ng tinapay, Nutriban bibigay sa'yo. Hindi lang tinapay, may palaman pa. Hindi ako nag-sugarcoat o nagpapaano, pero gano'n naman ang Diyos, diba? Kung pwede niya ibigay sa'yo, bakit hindi? Bakit ipagdadamot? Kung pwede kang, kung inyong mga nanay tatay nyo, kung may pera sila at mapagkakatiwalaan ka, bakit hindi nila ibibigay? Kung nangingi na si Jelan, mapagkakatiwalaan ka ba? Babalik sa kanya nanay tatay niya. Kaya ba ibigay ni Ate Annalyn? So, we worship God. Kaya minsan, binubuhat nga natin, no, para to remind everyone, worship to. Pagsamba to sa Panginoon. Hindi lang dapat tayo ginaganaan pag umaawit. Kaya nga minsan, yung ating mga di ba? Ang lakas naman ang tugtugan nyo. Oo nga naman, kasi wala pa tayo sariling pader eh. Diba? Kaya nga tayo, kailangan mag-tights talaga para malagay ng pader to. Para mas malakasan na natin yung ating sounds. Siyempre, nakakahiya sa ating community, di ba? Di naman nila masyadong maintindihan bakit malakas tayo magsigaw. Eh, sabi sa Bible, magsigawan. Purihin ng Panginoon ang malalakas sa tugtugan. Eh, may baby dito. Ano ba kayo? Tama nga naman yun, di ba? Gusto niyo ba tumugtog na malakas? O, maglagay tayo ng pader. Siyempre, makikisama din tayo, di ba? Okay, so, unang W, what is tithe? Sa yun po yung ating bahagi na dapat na binibigay natin sa Panginoon. Ito po ay dapat pero binibigay namin sa inyo ang kalayaang gawin o hindi. Hindi rin namin kayo pupuntahan sa bahay ninyo at sabihin, oy kayo, hindi kayo nagbibigay. Sa inyo na yan at sa Panginoon. Ang nais namin, ang nais ng mga tagapagturo, maging malaya kayo at hindi alipin ng pananalapi. How naman tayo? How the patriarchs tithe? Ito yung mga patriarchs, ito yung mga sinaunang mananampalataya, ating mga ama sa pananampalataya. So,
Sabi nila, ang tithing daw ay hindi na biblical. So medyo technical na to mga kapatid ha. Kasi sabi ko nga, pag morning, medyo malalim ang usapan. Hindi lang ito abot sa pag-ibig ng Panginoon, kundi kung paano na ibigin ang Panginoon. Ang umagang gawain ay para turuan tayo paano maglingkod sa Panginoon. Sa gabi, paano tayo pinaglingkuran ng Panginoon. Okay? So, ganito ang paglilingkod sa Panginoon. Ang tithing daw ay kasama na daw sa mga batas na nanggal na ng Panginoong Isus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Sabi nila, kasama yan sa Mosaic Law. Kasi ang tithing ay para sa mga Israelita lamang, sa mga Hudyo. Pero mga kapatid, bago pa ipanganak si Moses, bago pa sabihin ng Panginoon mag-tithe, may mga lingkod na ng Panginoon nagbibigay ng kanilang bahagi sa Diyos. Sige, tignan natin sa Genesis 14 verse 20. Samahan niyo ako sa pagbabasa. Saliksikin din ninyo. Iniimbitahan ko kayo na saliksikin. Kung may tanong kayo, ay itanong niyo po sa akin mamaya. Ito ay ang istorya ni Abraham. Hindi pa Abraham ang pangalan niya dyan, pero Abram pa lang. At ang mga panahon na yan ay nakipagdigma si Abram. Nakipaglaban siya sa mga hari. Chapter 14, verse 20. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos, ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa Laban. Kapatid, walang nagsabi kay Abraham, "Oy, magbigay ka na 10th bahagi mo sa pari ng Diyos." Si Melchizedek ay wala pang pari noon, wala pang mga Levita. Pero si Melchizedek ay biglang lumabas sa istorya ng Genesis at siya ay isang pare at isang hari. Ang pangalan niya at ang kanyang katungkulan ay King of Peace and King Righteousness, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan at ang kanyang title. So, sa alam natin, in the New Testament, sa mga nagbabasa ng salita ng Panginoon, ito ay foreshadow ni Jesus. He is Jesus. Ang Diyos na nagkatawan tao. Ang Diyos na nagmistulang pare. Ano ba ang ginagawa ng mga pare sa Old Testament, kapatid? Ang pare ang namamagitan sa tao sa Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Sila ang nagdadala ng mga pasasalamat ng tao para madala sa Panginoon. Kasi ang tao hindi pwedeng lumapit sa Diyos. Kailangan may taga-pamagitan. Pero dito, biglang lumabas si Melchizedek pagkatapos makipaggera ni Abraham with 138 soldiers laban sa 5 hari o 4 hari, kung di ako nagkakamali. At nanalo sila. Pagkatapos silang manalo ay dumating nga si Melchizedek kasama ang hari ng Sodom at pagdating doon ni Abram, ibinigay niya 10th bahagi niya sa Panginoon. Sabi nila, ang tithing daw ay hindi na part ng batas ng Panginoon. Hindi naman batas ang tithing eh. Naging batas lang. Pero originally, hindi siya batas. At hindi siya utos. Ito ay isang normal na gawa ng isang taong nagpapasalamat sa Diyos. Lord, ito sa iyo. Tingnan pa natin, kay Jacob naman. Ito ay panahon ni Jacob sa chapter 18, Genesis 18:22. Nung na-encounter niya ang Panginoon, na naginip siya. Mga kapatid, di ba meron kayong mga natanggap na mga plaque sa inyong mga tights? Salamat at ang Diyos ay kinikilala yan. Pero di ba, paano kapag may tao na nagsabi, ano yan tights na yan? Ano ibig sabihin yan? Kaya ba natin ipagtanggol? Kaya ba natin ipaliwanag sa kanila? Halimbawa, tatay mo nakita, ay nagtatights ka pala?
Nagsasayang ka ng pera. Paano pag ganun sinabi sa'yo? Sasayang ka ng pera dyan, nagpapaloko ka. Pinayperahan ka lang. Kapatid, paano mo pagtatanggol? Ayan, kaya natin pinag-uusapan to ha. Ipagtatanggol natin, okay? Kaya pwede ilista ninyo kung ano yung matututunan. Kasi may mga tao na, alimbawa, Christian din, hindi naniniwala sa tithes. Eh, hindi na biblical ang tithes ha. O, sa pag-uusap natin na ito ha, ginagawa natin to para maging handa at maunawaan natin, hindi namin kayo pinapagawa ng isang bagay na hindi nyo alam. O, hindi namin kayo minamanipulate basta mag-tithes ka, kundi papatayin ka ng Panginoon, kundi impyerno ka, magnanakaw ka. Gusto namin ipaunawa sa inyo bakit kayo nagtatithes at para kapag ginagawa nyo to ay ginagawa nyo ng may kagalakan, may kaunawaan, hindi kayo blind faith na sumusunod lang na basta magbigay ng tithes kasi nakakatakot kung hindi. Pag hindi ka lang nagtatithes para pagpalain ka lang ng Panginoon, kundi dahil nauunawaan mo talaga kung bakit ka nag-iika po. At yung kapatid ko nga kahapon, tinanong ko siya, paano ba yan? Yung asawa mo, magtatanong yan kasi hindi siya masyadong approved sa pagtatithes. Naiintindihan ko kasi di naman mananampalataya. Hindi pa niya nararanasan yung kabutihan ng Panginoon. Sabi niya, okay lang yan kuya, alam niya na. Sabi niya nga sa akin, dapat lang tumanggap ako niyan eh. Pero di ba, makita mo yung language na dapat lang talagang tumanggap ako niyan. Alam niyo kapatid, yung natanggap niyo na yun, hindi naman dapat talaga kayo matanggap noon. Kasi responsibilidad talaga natin yun. Pero nais ko kayong kilalanin at nais ko talaga magpasalamat sa inyo. Salamat talaga. Gift ko talaga yun sa inyo. Talagang buong puso ako nagpapasalamat sa inyo sa bagay na yun. Pero in the reality, hindi naman talaga dapat kasi it's really our part naman talaga. Ito ay dapat at kusang loob natin ginagawa sa Panginoon. May magpasalamat man o wala, gagawin natin ito dahil ginagawa natin hindi para maparangalan, kundi dahil ginagawa natin ito una para sa ating Diyos. May pagkilala man o wala. Sabi sa chapter na ito, 28 pala, nasa 18 ako. Maagang bumangon si Jacob, kinuha niya ang batong inuna niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan na iyon. Nasa na yung tithes dito? Nawala. Ayun, sa last part pala. Sa 22, ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay na ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang 10th bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin. Kapatid, hindi siya inutusan ni Lord dyan. Kusa niya yan. Pero syempre may conviction ni Lord, di ba? Pero makikita natin dito, hindi ito parte ng utos talaga. Hindi ito Mosaic law. Hindi ito Jewish law. Alam niyo na may mga Jewish law, di ba yung mga pagkatay ng mga hayop? Pero kapatid, yung ating pagbibigay na 10th bahagi sa Panginoon ay dapat ito'y kusang loob na ginagawa natin sa ating Diyos. Sa Old Testament, dalawa na yan. Sa, ito naman, dito naman sa Deuteronomy 14:23. Dalhin ninyo ang 10th bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon ng inyong Diyos, kung saan pararangalan nyo siya. Doon nyo dalhin ito sa kanyang presensya, gawin nyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa inyong Panginoon. Asa na dito yung tithes? Ayun, sa 24 at 25. Hmm.
Ay, nasa 22 pala. Dapat yung ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. Ito, batas na to. Inutos na dito ni Moses na gawin natin ito para lagi nating igagalang at maalala ang ating Panginoon. So, hindi na lang siya kusang loob, hindi na siya out of willingness na lang, kundi out of commitment na rin. Pero dahil nga out of batas, commitment, minsan external na lang. Ang gusto nga ng Panginoon, hindi yung ating pagbibigay lang sa Kanya. Ang nais siya talaga yung sino tayong nagbibigay sa Kanya. Kinikilala ba talaga natin siya? Kasi dumating sa punto ng buhay ng mga Israelita, nag-iika po sila, pero hindi nagaling sa kanilang mga puso. Napipilitan na lang. O dahil out of batas na lang. Hindi dahil nagpapasalamat sila sa Panginoon. Kaya kapatid, kapag may nakakita ng inyong plaque at nagsabi na, o nagtatides ka pala, di ba dapat di na kayo nagtatides? Dapat matuto tayong ipagtanggol, di ba? Yung ating pananampalataya, bakit natin ito ginagawa. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, minor lang naman ito. Hindi naman ito talaga, ano, kaya nasa inyo pa rin yan. Kaya may mga churches na ginagalang natin, hindi naniniwala dyan. Pero kapatid, dahil nga ginagawa nyo na iyan, dahil nga nakatanggap kayo kasi ginagawa ninyo, di ba? Kailangan maunawaan natin ng lubusan. Bakit mo ba talaga ginagawa? Yan. Ano ba reason ba talaga? Kasi mamaya may magsabi lang sa'yo, hindi na biblical yung tithing, hindi ka na magta-tithes, di ba? Sige, sa next slide, ayun yung ating how. Ngayon naman doon tayo sa when, where. Hindi dyan. When, where muna. Whyn. Wala na ba? Okay, mukhang hindi na ilagay. Sige, balik na lang tayo dito sa ano. Doon sa how. Oh, hindi ko nga nailagay, tama. So, kapatid, saan tayo magbibigay at kailan tayo magbibigay sa Panginoon? Gayahin natin si Abraham at si Jacob. Saan sila nagbigay? Sa presensya ng Panginoon. Kailan sila nagbigay? Nung nakita nila yung kabutihan ng Panginoon. Nakita ni Abraham, nagtagumpay siya sa limang hari, at nung nakita niya yung pari ng Panginoon na si Melchizedek, nagpasalamat siya, binigay niya ikapo, at binasbasan siya ni Melchizedek. Si Jacob, kailan siya nagbigay at saan siya nagbigay? Sa presensya ng Panginoon. Tayo kaya, saan tayo magbibigay at kailan tayo magbibigay? Kaya kapatid, huwag kang mag-tithes kung hindi mo talaga nauunawaan. Kung hindi ka talaga grateful heart. Kasi ang pagbibigay talaga o pag-iikapo natin ay bunga yan ng ating tapat na pasasalamat sa Panginoon. Kaya nga pagtatapat ang tawag dyan. Kaya ako na, naging ugali ko rin naman ito. Nag-iikapo ako, pero hindi ako tapat sa pag-iikapo. Paano yun, Pastor? Hindi ka tapat nag-iikapo. Aminin ko sa inyo, ko-confess ko, itong mga nakaraang buwan, hindi sa, di ba, ang hindi nag-iikapo sa Panginoon ay magnanakaw. Paano nyo ako ninanakawan? Kung hindi nyo ibinibigay ang inyong mga ikapo, magnanakaw kayo. Ako naman, hindi ako magnanakaw. Fixer ako. Ano yung ginagawa ng fixer? Yung fixer, yung nandadaya. Kasi ako, pag may tithes ako, hindi ko talaga nakocompute yung eksakto. Halimbawa, tinatantya ko. Itong nakaraang buwan, ano Lord, parang meron akong 5,000, so parang may 500 ako. Sobrahan ko na ng 100. Para hindi ako nagnakaw. Pero alam, para sa akin, kasalanan din yun eh. Kasi biruin mo, binibigay mo sa Panginoon pero hindi mo pinag-i-effort. Ang bilangin mo naman maigi na. Para sa akin yan eh. Hindi ko kailangan ng 12-11% o 13-15%. Ang gusto ko yung sakto.
Siya, yung iba pwede na sabihin, napaka-dogma mo naman. Parang, si, tawa nga ako. Di ba, alam natin, kwento rin naman pala ito ni Bishop, pag nagbibigay sa Panginoon yung bagong pera. Di ba? Ayaw niyo yung lukot-lukot, pipiliin niyo yung pinakamabango. Pinakabago, siyempre, bibigyan niya sa Panginoon. Sa iba, pwede natin sabihin na parang OA naman yan. Pero in his heart eh, di ba? Gusto niya eh. Bakit natin i-question yung motibo ng puso niya? Sa akin din naman, ayun din yung problema ko. Parang minsan tinatamad na ako magbilang Lord eh. Wala na akong oras. Parang sinasabi mo, so fixer ka na. Para lang mapadali yung proseso, magpapasobra ka na lang. Hindi ka nadadaan sa proseso. Kaya lahat tayo dito, guilty. Guilty rin ako. Kasi minsan, di ba, pag may binibigay tayo sa Panginoon, that's why we worship Him eh, for who He is. Sa Leviticus, kapatid, bakit ganun kahigpit ang Panginoon pag wino-worship siya? Walang dumi, walang bahid, gantong sukat, walang sobra, walang labis, walang kulang. Bakit kaya? Kasi holy siya. He deserved everything. Kaya when we tithes, when I tithes, dapat matuto na ako. Huwag ka mag-ano ha, huwag ka nandadaya. Hindi, parang sa akin kasi, ako naman, ito conviction ko naman, na nagmamalaki ka, nagtatides ka, pero totoo, nandadaya ka. Pinapasobrahan mo lang, tamad ka magbilang ng tithes, hindi ka tapat. Pareho lang din yan ang hindi tapat na sinasabing nagtatides sila, pero hindi naman talaga tithes yung kanila ibinibigay. Mga kapatid, sana matuto tayo this time, this morning. Kung hindi mo talaga kaya mag-tithes, huwag mo ilagay tithes. Gawin mo offering. Kasi mas masakit yun eh. Kung ikaw ay magbibigay sa Panginoon para masabi nagtatithes ka, pero it's not really tithes, double jeopardy yun. I mean, double jeopardy, dalawang kaso mo. Hindi ka na nag-tithes, nagsinungaling ka ba sa iyong ginagawa. Dalawa-dalawang kaso yun. Ngayon, maintindihan ko naman, kung talagang hindi mo kaya mag-tithes, mag-offering ka na lang. At least, nasa proseso ka ng pagbibigay sa Panginoon. Gawin mo na lang nang may, hindi kasi ito para sa tao eh. Hindi para malaman ng church na nagtatides ka. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung anong dahilan, anong motibo, anong bang talagang motive natin why we are doing it. Hindi ko na problema motibo ng puso nyo. Ang Diyos na ang bahala doon. Ayoko nang questionin yun. Pero isang bilang tagapagturo, ayun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Di ba nga, sa New Testament, yung mag-asawa ay namatay? Sabi nga, hindi naman hinahanap yung kabuuan ng kanilang binibigay eh. Tinatanong yung motibo, bakit ka nagsinungaling sa banal na spirito? At hindi na, wala tayong uhusgahan dito, nag-iikapuka o hindi, consistent o hindi. Di ba nga, lahat tayo nakatanggap ng pare-pareho? Kasi ganun ang Panginoon eh, pare-parehong pagkilala lang. Pero syempre, kapatid, ang Diyos, hindi tayo makapagsinungaling sa Kanya. Alam naman niya lahat eh. Kaya maigigawin na lang natin yung bagay na kaya nating gawin para sa Kanya. Yung kaya pa nating isakripisyo para sa Kanya. Nakita niyo yung nakasulat sa ilalim ng ano nyo. Pwede makita, nandiyan sa ilalim ng computer. May verse na nakalagay dyan. At natuwa ako sa verse na yan. Gustong-gusto ko yung verse na to. Ito, ang sabi sa 2 Corinthians 8:12, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi niyo kaya. At ganoon din kami. Kung hindi kaya, okay, naiintindihan ko lahat tayo dadaan sa ganyang proseso, pero palalayain ka ng Panginoon. Pero for now, kung hindi mo kaya, don't lie na lang. Huwag na lang tayo magsinungaling sa ating Diyos dahil ang ating pagbibigay is worship. We worship Him in spirit and in truth. Ang sabi ng Panginoon, I don't want sacrifice. I seek mercy.
Oo, gusto ng Panginoon yung ating pagsamba sa Kanya, pero ang pinakanais talaga ng Panginoon, yung mercy. Ayun talagang nais niyang laging ibigay sa atin. Kasi alam niya, hindi natin kayang ibigay talaga yung nararapat sa Diyos. So, what, where, when, how? O, doon naman tayo sa practical. Siyempre, di naman tayo sa, ito, practical teaching talaga ito. Doon tayo sa paki-next slide. Yan, practical benefit na muna tayo. Yan, ito yung ating practical benefit ng ating faithful giving. Tingnan mo, kapatid. It eliminates many things. Mga curse na tinatanggal ng Panginoon. Alam natin may spiritual curse, di ba? Sa Malakay, sinabi, ahawiin ko ang lahat ng sumpa. Pero ako niniwala, ito yung mga ilang sumpa kapag tayo ay nag-iikapo na sa Panginoon. Na naranasan namin at nararanasan ng mga nag-iikapo. Sa mga nakakaranas nito, pwede ka mag-amen to encourage your brethren, no? Free from the root of all evil, the love of money. Hindi ka kontrolado ng pera. Kasi kapatid, kung hindi natin maibigay yung dapat sa Panginoon, ibig sabihin, mas mahalaga yon kaysa sa Panginoon. At alipin tayo nun. O sabihin na natin, okay, ulitin natin, sabi ko nga, hindi sa tithes. Okay, ano ba talaga sa tingin mo ang dapat tanggapin ng Panginoon sa iyo? Pero in the reality, sa katotohanan, in the light of the scripture, He deserved everything. Hindi nga lang dapat yung 100% natin eh. Kasi kulang pa yun sa ginawa niya, di ba? We worship Him for who He is. Ibig sabihin, kahit ibigay natin lahat, kahit ang buhay natin sa Kanya, maglingkod hanggang mamatay, hindi pa rin yun sapat para sambahin ng Panginoon. Pero napakabuti ng Panginoon sa atin. Diba? Pagdating sa atin, pagbibigay, He understand us. And when we worship Him, hindi natin siya sinasamba kung ano yung sa tingin nating naiintindihan ng Panginoon na tatanggapin niya. Hindi, di ba? Ayun ba ang prinsipyo ng worship? Ang prinsipyo ng worship is kung sino siya. Hindi yung sa tingin mo na tatanggapin ng Panginoon na nauunawaan niya, kundi kung sino siya. Ibigay mo yung nararapat kasi ito siya. Pero God help us. Para sa akin ngayon, yung tithe giving, pagiging kuripot na yan sa Panginoon. Eh. Konti na yan. Eh. Ayun yung pinakabagay na, pinakasimpleng paraan na pwede natin ibigay sa Panginoon. Kapatid, palayain mo yung sarili mo sa pagmamahal ng pera. Huwag kang matakot. Naalala ko si Jacob nung, yung habang binabasa ko yung kwento ni Jacob, na-encounter niya ang Panginoon, nakita niya kasi nung panahon na yun, namumroblema siya kay Esau, papatayin siya. So nagpe-pray siya sa Panginoon, at nakipagbunungan siya sa Panginoon, sabi niya, hindi kita papakawalan, hanggat hindi mo ako pagpapalain, hanggat hindi mo ako babasbasahan, Panginoon, hindi ako bibitaw sa iyo. Determinado si Jacob. Pinagpala nga siya ng Diyos, at pagkatapos siyang pagpalain ng Panginoon, nung panahon, depressed na siya, di niya na alam gagawin, dumating ang Panginoon, iniligtas siya. Naalala ko rin, nung first time na nag-ikapo ako sa Panginoon, sabi ko nga sa inyo, istorya ko nun, di ba, 2 piso lang yon. Wala ang wala na ako nun. Sabi ko, Lord, I'm so depressed. Ito na lang ang meron ako, pero gusto ko ibigay sa inyo, Panginoon. Actually, hindi naman sinasabi ng preacher nun, mag-ikapo kayo eh. Pero ang naalala ko sa isip ko nun, ang dahilan, ba't hindi ako sumusunod sa Panginoon dahil sa pagmamahal ko sa pera? At dahil sa pera na yan, nasira buhay ko. And I decide, no, nung araw na yun, Lord, ibibigay ko na sa'yo. And to God be the glory. Nasusubukan ko na. Sabi ko nga, nagkakamali pa rin ako. Minsan, fixer ako. Pero, salamat sa grasya ng Panginoon. Tinatanggap niya ano yung makakayanan natin. And, He deserve everything. Pero, He knows kung ano yung kaya natin ibigay sa Kanya. Pag tayo ay alipin ng pananalapi, hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Gusto mong ibigay yung buhay mo sa Panginoon, pero yung hindi kadugtong ng buhay mo, ay di mo maibigay sa Diyos,
may hirapan tayo kapag ito. Kaya, subukan natin ihakbang. Manalangin tayo sa Panginoon, Lord, palayain mo. Kung may mga maling thinking tayo about sa pagbibigay, kung minsan malungkot tayo sa pagbibigay, hayaan natin, Panginoon, itama niya ito. Let's all be inspired sa mga taong ito. Diba? Maging sa mga kapatid natin ngayon na nagsasagawa na ito. Makita naman natin sila, di ba? Huwag natin hayaan na hindi tayo makatulog dahil wala na tayong pera. Natatakot tayo sa kinabukasan kasi wala tayong pera. Takot tayo na walang security. Ugat lang naman yan, pera, sabi. Diba? The root of all evil. Ayun ang katotohanan. Kaya iba ang mapera sa mayaman. Gusto mo maging mayaman, ikaw ang kumontrol sa pera. O ikaw 10% dun ka, di ka akin. Sa Panginoon ka. Minsan si 10%, no? Sigurado ka, bibigay mo ako. Cellphone ako. Tablet ako, ha? Sigurado ka? Para sa anak mo to. Para sa crush mo to. Pang sangyupsal to. Pero di tayo lipin ng pera. Isa pa, free from condemnation and builds confidence. Ito maganda to. Itong part na to. Kapag tayo nag-iikapo, ito sa mga practical na bagay na ibinibigay niya sa atin, minsan di ba nahihirapan tayong tumanggi sa mga naungutang? Tapos naman, parang nakokonsensya ako. Gusto kong tulungan eh. Kaso, alam mo kapatid, kapag ikaw nag-iikapo ka, ibig sabihin, nagagawa mo na yung parte na ibigay yung sa Panginoon financially. Yung isa sa financial mo. Kasi di ba, may panahon ng buhay natin kapag may nakikita tayong mga mahirap sa kalsada, parang gusto mo silang tulungan, kaso di mo alam kung paano mo sila tutulungan. Kaya minsan gagawin natin, bibigyan natin sila ng pera or pagkain. Pero kapatid, alam mo, when you are tithing, nagagawa natin yung tama. Kasi minsan, gusto natin magbigay sa mga foundation, pero yung mga foundation, hindi tayo sigurado. Talaga bang napupunta doon? Halimbawa, kapuso ano, talaga bang yung 100 ko napupunta doon o yung 20 na lang napupunta doon? Yung 80 pesos, dumaan na sa kung saan-saan yun. Pag nag-iikapu ka, kapatid, sa tingin mo ba, may pinagdadaanan yan? Dadaan mo na kay ano yan, ganyan yan. Hindi, kapatid, tapat mga umahawak niyan. Mga nagbibilang niyan, tapat. Kaya tayo, hindi utang na loob ng church na nagbibigay tayo. Kundi, tayo may utang na loob sa church kasi binibilang ni church yan. Iniingatan ni church yan. Tayo, magpapasalamat sa kanila. Salamat, iniingatan niyo po yung pera ng church. Ha? Hindi niyo inahayaan na mabawasan o mapunta sa mga kawatan. Di ba? Dapat nagpapasalamat. Tayo ang dapat nagpapasalamat sa kanila. Hindi yung church. Wait, thank you po ah. Pero syempre, dapat nagpapasalamatan tayo sa ating bawat sakripisyo. Pero in the reality, kapatid, tayo nagpapasalamat sa mga tao na yan, di ba? Di ba mga nagbibilang dyan, tsaka nagtatago? Magpasalamat tayo dahil tapat sila. Tapat ba? Tapat yan. Nakarecord lahat yan. Kaya, dito kapatid, kahit na minsan, ako pag may nakikita akong mahirap sa kalsada, tumutulong pa rin naman, nagbibigay kapag may conviction. Pero yung makokondem ako na parang gusto kong tulungan, pero hindi ko magawang tulungan, hindi ka na makokondem. Kasi ginagawa mo yung bahagi mo sa church eh. And the church is doing its part for the community. Tumutulong tayo sa komunidad. Hindi kasi kayo pupunta ng evangelism service eh. Punta kayo, tignan nyo. Kung ilang kaluluwa, ilang matatanda na dating nakakulong, ngayon ay nare-rehab ng salita ng Panginoon. Makukulong, pero nagsisisi at nare-rehab uli ng salita ng Panginoon. Mga kabataan, sana ay nagdodroga. Sana ay mga hostess, nakaagaw ng asawa mo sa kalsada, pero nakakarinig ng salita ng Panginoon. Nakakatulong ka, kapatid. Charity. It was converted to charity. Minsan dalaw kayo, evangelism service, makita mo ilang kabataan yun. Napakarami. Na dati ay iba ang ugali, makikita mo dati kung makapag-short ay hating-hati hanggang balakang. Ngayon makikita mo ay
Hindi na magiging dahilan ng kasalanan ng iyong asawa na, uy, descenda na. At the same time, it builds confidence. Alam mo, sigurado ka na alam ko ako, di ako alipin ng pera. Eto, I want to be confident, hindi pagmamayabang to. At sa inyo rin dapat kayo na nag-iikapo, confident din dapat kayo. Hindi kayo alipin ng pera. Be proud na sabihin mo sarili mo na sigurado ka ba, Pastor? Alam mo ba yung motibo ng puso mo? Only God knows, diba? Pero at least nakikita ko sa aking mga sarili, sa aking sarili, sa aking ginagawa, sa pag-iikapo sa Panginoon, na hindi ka magnanakaw, na hindi ka alipin ng pera. Sigurado ka. Sinasabi mo lang yan, Pastor, kasi paano, maliit pa lang yung income mo, paano pag 10 million na? Si Lord na problema noon. Ang mahalaga, ginagawa ko kung ano yung pinagkatiwala sa akin ngayon. Kung pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Let God be God, di ba? Basta ako, confident ako, tayo, confident dapat tayo na nagbibigay sa Panginoon that we are not slave of money. So, wag mong tatanggapin na mukha kang pera. Even people say to you, mukha kang pera, don't believe that. Believe what God is saying to you. We have confidence when we do it. Kapag tayo nagbibigay sa Panginoon. Ayun nga, security, yan, charity works. Di ba tayo, okay lang sa atin, tinatanggap ng government yung ating 20%. Di ba? 12% natin, wala tayong palag, kinukuha nila. Pero mga kalsada, butas-butas pa rin. Ha? Wala tayong palag, pero sa church, hindi man na makapagbigay lang tayo ng konti, parang daming problema. Sa aming pera ng church, nasa na yung binigay ko? Di naman. Wala namang ganito dito, salamat sa Panginoon. Diba? Bakit may bagong tablet si Pastor? Yeah, nagbiyahe po ako. Kaya minsan, naalala ko, hindi ko masyadong maunawaan si Pastor sa part na to. Sabi niya, opinion to, hindi to, ano, sabi niya, opinion naman niya to. Sabi niya, yung about sa pag, ayaw niya iasa sa tao, sa congregation yung kanyang ikabubuhay, which is tama nga naman talaga. Pero in a biblical part, meron din katotohanan na dapat talaga ang congregation tulungan si Paul. Diba? Pero may panahon ng buhay ni Paul na nagtrabaho siya. Talaga. Kasi hindi kayang ibigay ng church yung kanyang pangailangan. At ngayon, napupunta ako dun sa pagkaunawa ko na yung kay Pastor. Kung ano, Pastor, tama nga naman. Para sa akin kasi noon, sabi ko, hindi, responsibilidad ng church yan. Pero, paano kung hindi pa kaya ng church? Hindi pa nila kaya eh. Ipipilit mo ba? Siyempre hindi. Katulad ni Paul. Diba? Nag-tent making siya. So, pwede iba, pwede sabihin na, Pastor, hindi pa ba sapat? Bakit nagbabiyahe at nagbibusiness ba si Pastor Apollo? Alam nyo na. Hindi talaga. Hindi talaga sapat. Kasi may mga pangailangan din kami, di ba? Pero, hindi yun, katulad nga na sinabi dito, yung ating binibigay sa gobyerno, di ba wala tayong palag doon? Minsan wala na nga tayong magawa, yaan mo na. Ganyan talaga ang gobyerno. Pero pag sa church, nagbibigay kayo, nakikita nyo naman, di ba? Nararamdaman nyo ba? Itong bagong mic, naramdaman nyo ba? O, ito yung mga pinangkaroling ninyo, di ba? Umabot pa hanggang ngayon. Yung ating mga ibinibigay sa church, yung pamilya nyo din nakakaranas nyo. Yung asawa ninyo, anak ninyo, kapatid ninyo, kayo din ang natutulungan, sigurado. Natutulungan. Kasi ako, sigurado ako sa church natin, walang magnanakaw talaga. Walang kawatan dito, nangungura ko to, kumukuha ng bahagi na hindi dapat niya kunin. Sigurado ba kayo sa amin? Si Lord sigurado sa amin. Kung sa tingin, hindi kayo sigurado sa amin, okay lang yun, intindihan ko. Pero, sigurado ako sa pagkatawag ni Lord sa amin. Church that is being equipped. Sabi ko nga yan, kapag ang church natin, na-equip natin, naibibigay natin, tayo rin ang nagbe-benefit, di ba? O, dalawa computer natin, may laptop pa isa. Pag tapos ang Sunday, ginagamit pa yan sa trabaho, di ba? Mga tayo din naman, kapatid. Di ba? So, let's do it na lang din. And protection and favor to our family. Siyempre, higit sa lahat, salvation of our family and church in the future.
Hindi habang buhay kasama natin ang isa't isa. Ako, gusto kong mamatay na may church ang pamilya ko at magiging masaya na ako doon. Kung mamatay man ako, alam ko na may pastor, may mga kamanggagawa siya na makakasama niya at magpapatibay, mag-iingat ng kanyang pananampalataya. Kaya mga kabatid, gusto nyo ba mas magaganda ang mall kaysa sa churches? Siyempre. Kung gusto nyo mas maganda ang mga diskuhan kaysa sa mga churches, handa nyo na yung mga anak ninyo. Mas gugustuhin nilang pumasok doon kaysa sa ating church. Let's do our part. Kung binibigay natin sa gobyerno yung para sa kanila at wala na tayong magawa, bahala na kayo dyan, why not sa church? Lalo na tayo din naman nakikinabang. Diba? Isang araw, mga anak ko, diba? Mga apo ninyo, mga kaibigan natin, yung evangelism service natin, dalin nyo doon yung mga mahal nyo sa buhay. Bakit hindi nyo kasi maximize? Maximize nyo rin kasi yung ating church. Okay, so yan yung practical benefit ng ating faithful giving sa Panginoon. Kaya when we give, alam natin na may pinatutunguhan. At hindi lang dito sa church na pupunta yan, kapatid. Nagmi-mission yung pera natin. Napupunta sa ibang bansa yan. Napupunta sa mga ibang churches yan. Kapag may mga pastor na nangangailangan magpapatayo ng simbahan, nagiging bahagi tayo. Alam nyo ba yun? Nakahapon nga, may nakita ko, pastor, nagsusulat sa... Ay, nung meeting namin, susulat sa GMC. Kasi magpaparenovate ng church. Bahagi ka doon! Hindi mo lang alam. Pero pinapaalam ko na. Sino dito taga Leyte? May taga Leyte ba dito? Taga Leyte ka? Meron tayong misyonaryong pastor sa Leyte ngayon. Biruin mo. O yung pag-iikapo mo, Ate Annalyn, napupunta yung ilang bahagi doon sa misyonaryo natin doon. Kaya confident tayo na hindi mag-aalala si Ate Annalyn sa Leyte na walang simbahan doon. Meron! Kasi, nandyan ka. Pero sabihin sa katabi mo, nandyan ka kasi. Support ka kasi. Support group tayo, mga kabatid. Okay? Sige, sa next slide na tayo. Dito na tayo sa why. Diyan pahaba na naman tayo, ha. Why do we tithe? 2 Corinthians 9:10-14, basahin natin. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng church. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para maraming magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba, papupurihan nila ang Diyos. Praise God. Buong puso silang mananalangin para sa inyo. Dahil sa dakilang biyaya ng Diyos ay pinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yun. Isang araw bago ko tumagun sa calling, nagwo-worship ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kulang pa tong ginagawa ko sa iyo. Kahit ibigay ko buhay ko sa iyo, kulang pa, Panginoon. Anong pwede kong gawin? Umiiyak ako sa Panginoon kasi nakita ko yung value ni Lord eh. We worship Him for who He is. Sabi ko, kulang Lord eh. Alam ko makasalanan pa ako. Sabi sa akin ni Lord, kung kulang pa, magdala ka pa ng iba. Naaawit sa akin, mananalangin sa akin, magpapasalamat sa akin, magdala ka ng maraming kaluluwa sa kaharian ko. Gusto ko, maraming tinig ang aawit sa akin, makakaalala sa akin, sasamba sa akin. Kapatid, yun ang ating ginagawa. When we give, maraming taong nagpapasalamat sa Diyos. At mas maraming Kristiyano sa Pilipinas, mas safe ang Pilipinas. Amen? Mas konti hold-upper, mas konti ang rapist.
mas maraming mababait, mas maraming matulungin. Kapakinabangan ba yan sa atin o hindi? Pakinabangan pa rin. Pag mas marami ng Christian, hindi na matatakot yung mga kamag-anak nyo kasi alam nila, napapaligiran nila na din sila ng mga born again. Kasi yun yung ano eh, status ko eh. Yung mindset kung sino mas marami. Ayun ang totoo. Pero ngayon, sa tingin ko parang mas marami ng born again eh. Hindi lang nag-i-speak about kay Jesus eh. Totoo lang ah, tinitignan ko yung community natin. Dati, tinatawanan kasi konti eh. Ngayon, hindi. Sila na nahihiya sa atin eh. Kasi dumadami na yung tunay na, hindi naman tunay, dumadami na yung nakakakilala sa Panginoon. Nakakaalam ng katotohanan. Pero iba yung namumuhay sa katotohanan. Eh, ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Isa sa mga dahilan, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Dahil una, siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. At dahil siya ang nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan, nais natin magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pagdadala ng maraming tao na magpapasalamat pa sa Kanya. Dito na tayo magtatapos at handa na natin yung ating komunyon. Sige, basahin ko lang muna yung isang verse na ito, Hebreo 3:12, verse 20. Mga kapatid, ito paalala sa atin. Hindi naman ito topic about sa, yung context nito hindi lang sa pagtatides, kundi sa ugali ng mga Israelita sa panahon ng kanilang 40 years sa wilderness. Yung kanilang disobedience sa Panginoon. Ito ang sabi ng author ng Hebreo. Sana pakinggan natin. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang isa man sa inyo na may masamang puso na hindi sumasampalataya na magpapalayo sa inyo sa buhay na Diyos. Ngunit, samantalang hindi ito ay, parang basahin ko na nga lang, nagkamali yata ng copy-paste dyan. Sige, samahan niyo ako magbukas sa Hebreo 3. Okay na. Tama ba? Mali lang ang pagkakaano ko. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang isa man sa inyo na may masamang puso na hindi sumasampalataya na magpapalayo sa inyo sa buhay ng Diyos. Ngunit samantalang ito ay tinatawag na ngayon, hikayatin ninyo na ninyong may katapatan araw-araw ang isa't isa upang hindi patigasin ng daya ng kasalanan ang puso ng sino man sa inyo. Sapagkat tayo ay naging mga kabahagi ni Kristo kung ang pagtitiwalang natamo natin sa pasimula pa ay pananatilihin nating matatag hanggang sa katapusan. Katulad ng sinabi ng mga kasulatan. Ngayon, kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso na inyong ginawa nang kayo ay maghimagsik. Sapagkat ang ilang nakarinig ay naghimagsik. Ngunit hindi naghimagsik ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto. At kanino siya nagalit sa loob ng 40 taon? Hindi ba doon sa mga nagkasala at ang kanilang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At sa kanino siya sumumpa na hindi sila makapasok sa kanyang kapahingahan? Hindi ba sa kanila mga sumuway? Kaya nga nakikita natin na dahil hindi sila sumampalataya, hindi sila nakapasok sa kapahingahan. Isa kapatid sa ating paglilingkod sa Panginoon, baka hindi talaga natin maranasan yung kapahingahan, yung talagang presensya ng Panginoon, dahil meron pa tayong mga setbacks. May mga bagay na nais ipagawa ng Panginoon na hindi natin ginagawa. Ngayon kapatid, I'm encouraging you, sa ating lahat, gawin natin yung ating bahagi. Huwag natin patigasin ang ating puso. Subukan natin sundin. Kung hindi natin nagawa, subukan uli natin. Hindi natin sasabihin, Lord, hindi ko kaya. Kaya natin sa grasya ng Panginoon. Sige, ibigay natin yung ating komunyon. Praise. Hallelujah.
Hallelujah. Above all powers, above all kings, let us sing. Above all wonders, nature is the things. Above all wealth and treasures of the earth, you are here. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Yes, Lord, above all wealth and treasures of the earth. Yes, oh God, there's no way to measure crucified, left behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall above. Ito yung sabi sa ating last part, conclusion ng ating pag-usap. Diba, tapos na tayo sa 4W, isang how. Yung isang W is who. Sabi sa Hebreo chapter 26 to 27, kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangan maghandog araw-araw para sa kasalanan niya. At pagkatapos, para naman sa mga makasalanang mga tao. Kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat ng ialay niya kanyang sarili. Mga kapatid, the reason why we are giving, we know in the Old Testament, they give their tithes para sa mga Levita at mga pari. Pero sabi dito sa Hebreo chapter 7, kung pag-aaralan ninyo, ang mga paring ito ay nararapat tumanggap ng bahagi mula sa mga lingkod ng Panginoon kahit sila ay namamatay. Tayo mga kapatid, tayo nagbibigay ng ating, tayo nagtatapat sa Panginoon. Hindi ito binibigay kung kanino. Marami akong binanggit kanina. Mga dahilan, rason. Pero kapatid, bakit ka nagbibigay? Kanino mo ibinibigay? Binibigay mo to sa Diyos. Binibigay mo to kay Melchizedek. Ang paring walang pinagmulan. The eternal priest. Ang mga paring ito sa Old Testament, sila Abraham at Jacob ay nagpapasalamat. Nag-ikapo sila sa ating Diyos para sambahin kung sino siya. At para paglingkuran din. Diba sa Old Testament, yung mga Levita at mga pare. Ngayon kapatid, sa New Testament, nagtatites ka para kilalanin ang hari, the King of Righteousness, the King of Peace, Melchizedek, Jesus Christ, the Son of God. Kinikilala mo siya bilang siyang nagmamay-ari ng lahat sa iyo. Kinikilala mo siya bilang iyong pari na naglilinis ng ating kasalanan, naging dahilan para hindi mamuhi sa atin ang ating Diyos. Ang dakilang pare, ang kataas-taasang paring si Jesus. Para makalapit ka ngayon sa presensya ng Panginoon.
Ngayon kapat palayain mo ang sarili mo. Kung ano man yung motibo, dahilan, o pumapasok sa ating isip, bakit hindi natin ito magawa? Surrender it to the Lord. Let God be God. Magtiwala ka sa Kanya. Tapat ang ating Diyos. Tayo ang hindi tapat. Kung minsan iniisip natin, kailangan ito ng gawain ng Panginoon. Hindi kapatid, kaya ng gawain kahit wala tayo. Dahil nandyan ang Diyos. Sapat ang Diyos sa aming mga pangangailangan, sa ating pangangailangan. Pero nais ng Diyos maging bahagi ka. Gusto Kanya makasama. Para maging bahagi ka din ng Kanyang kaluwalhatian. Lagi nating tinatanggap ang komunyon na ito. At gawin naman natin ito bilang isang pag-alala sa ating Panginoong Jesus, na ating Diyos na nagkatawang tao para maging pari. Dalhin tayo sa kabanal-banalang presensya ng ating Panginoon. From this day, kapatid, kausapin mo yung sarili hanggang sa mapagtagumpayan mo ang laban na ito. Hanggang sa maging maligaya kang nagbibigay sa Panginoon at tapat na nagbibigay sa Diyos. Panalangin mo palagi ito. Alayain mo ako, Panginoon, sa patak yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sige, manalangin muna tayo, kabatid. A prayer of repentance and a prayer of strength na may maintain natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. In a prayer of thanksgiving, maaaring di natin aasahan ang araw na ito, ngunit ito, maaari ang araw na ginawa ng Diyos para sa iyo upang maging mayaman at ganap ang iyong pagsunod sa Panginoon, pagtitiwala mo sa Kanya. Tawarin mo ako, Panginoon, huwag mo malabis ka. Salamat po aming Panginoon sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Alam namin na hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Ito'y buhay. Ang salita mo'y matalas. Higit pa sa espadang magkabilang tanim. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, kinikilala ka namin bilang aming pari. We want to honor you. We want to give what you deserve, Lord. Not our tithes alone, but our lives, God. We are first giving our lives to you, Panginoon. Binibigay namin ang aming buhay sa iyo. Papasalamat kami dahil alam namin sa aming pagpapakumbaba ay tatanggapin mo ang aming mga buhay. Salamat, Lord. Di ka na namimili. Ang mahalaga sa iyo yung mga taong lumalapit sa iyo. Taas natin ang tinapay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Na gabing iyon, traydori ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin natin ang tinapay. Ikaw na mayaman ay naging mahirap para kaming mahirap ay maging mayaman. Naniniwala kami, Panginoon. Hindi kasinungaling at totoong yung mga salita. Sa pamamagitan ng elemento na ito, sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon. Hayaan mo na hugasan mo
ang aming buong buhay. Hanggang sa maging alipin mo kami, Panginoon, sumunod sa iyong mga salita. At hindi alipin ang anumang bagay dito sa mundo. Ang nais namin, ikaw ang aming maging Panginoon, hindi ang mga bagay dito sa mundo. Salamat po, aming Diyos. Sino kami para gamitin mong iyong daluyan to be your vessel? Cleanse us with your blood, Lord. Anoint your people in this morning, Lord. Let this morning, isang magandang alaala sa amin na hindi namin makakalimutan. Isang umaga na pinalaya mong iyong mga anak. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyong bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Inumin po natin ang juice na elemento ng Diyos, ng dugo ng Panginoon. Sige, muli awitin natin itong awit na ito sa Panginoon at magpapasalamat tayo ng buong puso sa Kanya. The true King, O Lord, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Yes, O God. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. You were crucified. Kapatid, sa umagang ito, ang paring Melchizedek ay nasa kalagitnaan natin. Sinasamahan tayo para maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ako lang ang nakikita nyo na nagbasa, ang nagtaas at uminom. Pero ang totoo, narito ang ating mahal na pari. Nasasama sa atin patuloy sa kabanal-banalang trono ng Panginoon. Sa tuwing lalapit tayo, isasamahan niya tayo. He will change us glory by glory. Lagi niya tayong sasamahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga anak na nakinig. Salamat po sa iyo na nagsalita sa amin.
Hinahayaan ka namin, Banal na Espiritu, at iniiwan na namin ang lahat sa iyo. Buong kagalakan, katapatan, at pagtitiwala namin, tinatanggap ang iyong mga salita. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang maluwalhati sa pangalan ng aming mahal na Paring Melchizedek, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen.